Sa mga nakaraan nga po nating video, mga idol, ay pinunto natin ang mga posibleng format na gagamitin ng liga sa kanilang pagbabalik sa nag-iisang lugar lamang ng Disney World sa Orlando. Tama nga po ang narinig nyo, mga idol, dahil magiging neutral na nga po ang home court na pagdadausan ng mga laro ng NBA, meaning wala nang mangyayaring home games gaya ng dati. Kaya dito nga po sa ating bagong video ay papag-usapan naman natin kung ano-ano kayang mga kupunan ang magkakaroon ng alas gayong lahat ng lalaruin nila sa pagbabalik ng liga ay purong road games lamang. Balita ko pa nga, mga idol, nangunguna nga daw po dito ang Milwaukee Bucks at ang kupunan ng Los Angeles Lakers, habang madedihado naman nga po at magdedelikado naman ang kupunan ng Los Angeles Clippers. Bakit kaya? Kung gusto nyong malaman, mga idol, ang buong detalye niyan, halina't samahan nyo ko. Noong nakarang araw nga po ay nakapagdesisyon na ang National Basketball Association na sa iisang lugar na lamang idadaos ang kanilang mga susunod pang mga laro, kabilang na nga po ang darating na NBA playoffs. Wala pa rin nga pong mga fans, mga idol, na makakanood ng live sa mismong gaganap ang venue. Pati nga po ang mga pamilya ng mga NBA players ay lilimitahan na rin nga po na makapanood sa Disney World. Kaya nangangahulugang pantay-pantay na nga po, mga idol, ang lahat ng mga kupunan, kahit anumang seed man yan sa standings ng liga, dahil mawawala na nga po ang pinag-aagawan nilang home court advantage na siyang layunin kung bakit nagpapaunahan sa pwesto ng standings ang bawat mga kupunan. Ika nga'y wala nang silbi o saysay ang kasalukuyang standings, basta ang mahalaga na lang sa kanila ngayon, mga idol, ay nakapasok sila sa NBA playoffs. Siyempre, dahil nga po sa pagkawala niyan ay mababawasan na rin nga po sigurado ang pagka-intense ng laro, dahil aminin man natin o hindi, mas humuhugot nga po ng lakas at confidence ang mga kupunan o mga manlalaro sa kanilang home crowd, at mas komportable rin nga po silang maglaro sa kanilang sariling home court. Mas nadadagdagan na rin nga po ang porsyentong manalo ang mga kupunan kapag sila ay nasa kanilang home court naglalaro. Nabibigyan nga po ng pressure ang home team ang kanilang kalaban na pwedeng madikta ng kanilang buong laban. Kita nyo, mga idol, napakahalaga nga po talaga ng home court advantage para sa mga teams na naghahangad na magkampiyon ngayong season na ito. Pero huwag na nga po natin yung isipin pa, dahil sa ngayon nga ay hindi na yan magiging applicable pa sa kalagayan ng liga. Ang dapat na lang nga po nating isipin ay kung sino-sino nga bang mga kupunan ang mapapaboran sa ganitong klaseng bagong sistema na nagawa ng liga. Kung titingnan nga natin, mga idol, ang standings ng NBA, kalimutan nyo na nga po ang overall standings ng bawat kupunan ngayong regular season, dahil ang kailangan nyo na lang nga pong pagtuunan ng pansin ay ang kanilang record. Record, mga idol, sa kanilang mga road games, dahil dito na nga po natin masusukat kung gaano kagaling ang isang kupunan na makakuha ng panalo sa ibang lugar o labas ng kanilang home court. Sa lahat nga po ng mga kupunan na maaari nating sabihing pasok na sa NBA playoffs, ang siguradong dalawang kupunan nga po na mabibigyan ng alas o advantage sa ganitong format ng liga ay ang mga kupunan ng Los Angeles Lakers, na may record na 26 wins at 6 losses lamang sa kanilang mga naganap na road games, at ang team naman nga po ng Milwaukee Bucks na nagkaroon ng 25 wins at 9 losses sa kanilang mga road games sa regular season. Nagawa nga po nila noon ng mahusay at hindi na rin malabo na maulit nila ang kanilang mga performance habang sila ay naglalaro sa ibang court sa NBA playoffs. Habang ang mga susunod naman nga po natin babanggitin na mga kupunan ay may mataas rin ang tsansang makapaglaro ng maganda sa loob ng Disney World. Kabilang nga po sa kanila ay ang mga kupunan ng Toronto Raptors na nagtala ng 23 wins at 9 losses sa labas ng kanilang home court, at ang team naman nga po ng Dallas Mavericks na kumuha rin ng road game record na 21 wins at 12 losses. Narito rin nga po ang team ng Utah Jazz na may record na 20 wins at 13 losses, at ang kupunan naman nga po ng Oklahoma City Thunder na nakakuha ng 20 wins at 15 losses. Kung inyo nga pong mapapansin, mga idol,
Wala nga po sa nabanggit nating listahan ang pumapangalawa sa koponan sa Western Conference na Los Angeles Clippers dahil may record lamang nga po sila na 19 wins at 13 losses pagdating sa kanilang road games. Medyo mababa nga po ang porsyento na magiging maayos ang kanilang mga laro sa pagbabalik ng liga, lalo pat hindi na sila naglalaro o maglalaro sa Staples Center ngayong season na ito. Kahit gaano man nga po kataas at kalakas ang kanilang standing ngayon, mababaliwala at mababaliwala lang nga po ito sa pagkawala ng iniingatan sana nilang home court advantage. Paalala ko lang mga idol, base lamang nga po ito ang mga nabanggit o nasabi natin kanina sa ipinapakitang performance ng mga koponan sa kanilang mga road games ngayong regular season na ito. Malay natin, magbago ang lahat. So yun lang ang ating pinakabagong video at update patungkol sa mga posibleng magaganap na laro sa pagbabalik ng NBA sa Disney World. Once again mga idol, this is J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe mga idol. At syempre, huwag nyo rin kalimutang i-follow ang ating Facebook page, J-Zone TV. Meron din tayong mga NBA updates doon. So yun lang mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.